sa nagtatagong kagubatan ng bayan ng Benito Salvan, Isabela, may mga taong nais magpakilala. Sa maraming dekada, sa pagtatanim ng mais, saging at tubo, umikot ang mundo nila. Hindi man pamilyar ang anak ng Sierra Madre na bago nilang tahan, nilimot na nila sa tabing dagat na kinalakihan. Sila ang mga bulinat. Pangkat na Ilocano, Tagalog, Ibanag, Kalinga, Itawes at Yogad. Kaya maihalin tulad din ang probinsya bilang isang melting pot ng iba't ibang lahi at kultura. Ngunit, sino ang mag-aakalang meron pa palang iba, meron pa palang pangkat ang dilubos na nakikilala? Sa Barangay Andabuen, Benito Salvan, Isabela. Matatagpuan si Lola Magdalena, isang daan at isang taong gulang. Ipinanganak siya sa Pangasinan noong August 24, 1920. At dahil sa hirap ng buhay sa lupang tinubuan, narating ni Lola Magdalena ang probinsya ng Isabela. Mahina man ang pandinig, malakas pa rin ang gunita ng alaala ng nakaraan ni Lola. Paano po kayo nakarating dito sa Benito Salvan? Sa ito po tindra, sa ino paano nakapika ka mute? Yeah, sino na o si makukumanin ka? Ako kami tinda o sin ilap pa rin ka pa rin itapak pa rin wagon. Ako kami bangkitin hindi kaputili dyan tibiyang inyo Pangasinan. May itapin daw pa rin ka pa rin itapak. Buhaki ni Kaitanya, ako sa paningkapanin, kabibiyay, wanda ka, kay kami naman nakadumog. No, kay, ito ko, isenaw, tananati, kala mo ko sa Isabela. May nagpita nyo dito, irigat, di pagbirukan, di kami biyagya Pangasinan. Maalala niyo po, ano po yung hindi niyo makakalimutang alaala niyo bilang bata noong kayo pa po ay nasa Pangasinan? Istorya nila, yung kumukuha daw ng anong isda. Lambat. Ay, kasi malapit po kayo sa dagat. Oo, malapit sa baybay yun. Mga bahay nila noon. Diretso po ba dito sa Andabuen siya nun, Nay? Na nung pagkagaling ng Pangasinan, dito sa Isabela, dito mo mismo sa Andabuen po? Dito sa Andabuen. Diretso po dito. Andabuen na po ang pangalan ng lugar na ito nun, hindi pa po? Hindi. Hindi pa po. Hindi pa Andabuen noon, no? Pero lahat ng mga tao galing sa Pangasinan. Apo. Yung Salvan na yan, hindi na Salvan pa ang pangalan noon yan. Milapia yan. Apo, Milapia. So nandito na po kayo, si Nanay, bago pa po naging Andabuen po itong lugar na ito. Ano tingin mayumay at Nay? Ito Isabela, may naging Pangasinan. Hindi ka nang mabista. Ito sa ito din ang Pangasinan. Napimpintas ito yata. Ato si pagsapura nung lamig ay narigat. Hindi, ato si tao. Kami nagbiro ki pagsapura nila. Pagbirokan di pagbiag niya. O anak, kaababamat ti biag niya. Lakay ko, kasi ito ka. Nakayo, hindi siya bilang. Ang daga nakasubli, nagigay. Na, aeroplanon, nalibay ang mumutan. Di, na, napanandang. Nagtaladang aeroplano, di, nagtayab aming jingaton. Manati anak niyo lang? Adaa, upat, natay nga. Awan asawa na, upat mo ti ada asawa na. Ang dami na asawa da. Ang dami na asawa da. Ang tadaawan asawa na. Mababakas sa mga mata ni Lola Magdalena ang kanyang mga karanasan bilang isang migrante sa Isabela. Walo ang mga anak ni Lola Magdalena. Base sa kanyang salaysay, pinagkasundo lamang siya ng kanyang mga magulang sa kanyang napangasawa.
fixed marriage kung ito ay tawagin. Tila bumalik din sa kanyang alaala ang saya nang ikwento niya sa amin ang kanyang nakaraan. Mababakas sa kanyang mga salita ang kanyang pagmamahal sa asawa niyang maagang yumao. Narigat ke panahon ide may may enjoy Isabela. Awan ti ado nga tinanawan ni siya nga pagbiyagan ito Isabela ti nabayagan nina. Kasi kami nga napanawan dahi sila kay Kon. So yun ti rigat na yun nga tinanawan sila kay Kon. Nagkasi kami nga nagtuloy nga nagbiyagan. Ambing nga sila ang panawan na yun. Ito'y kami nga ang ganatan. Nga siyak mo na yun ti Eda. Nga nabati. Nga tinanawan na nga awan ti Ambuk nga. Upaw tutun niya si Eda. Ita. Narigat. Ani grade din tinumgan ka mo? Sibin. Sibin? Para siya na po kumo. Nahiling. Nagragsak yun din na kaya ti makikoy po yung. Yan kaya ti apat pa siya pa siya. Doon na rin na bali na lugar. Mabainat. Anakawan din rin mga tao. Malay po, mga hindi po ko kapag magkikasalay na tao. Kaya kaya kayo. Kaya 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 lalakay ini. Iso ti chong palin si anak na ini. Mga kaklay, ita ka na tulay chubi. Sa strikto na, si babagot kin lalakay ini. Aga kaklay na. Marahil ay isang hiwaga para sa marami kung paano narating ni Lola Magdalena ang isang siglo. Nang tanungin namin siya kung ano ang kanyang mga kinakain, ito ang kanyang mga sikreto. Ano po ang pinakakilalang pagkain ng Bolian? Makan ka no? Makan ka no? Makan ninin mo? Inagoy. Anya ti sikreto yung matnay ta umabot kayo ti 100 to awadan mo. Ang ubra inanay. Awadan mo kung ay sikreto. Anya ti kang tanan yung inay. Ako awan. Ang ubraget na kala. Isurutin ni su. Ano? Suman kasi ay. Sila mararamid na nga kang kanan. Ano ka klase? Anang ngayon mo't ti Madino kakan ka ng naita nung
di kayo pasakit. Para sa amin, hindi pagkain ang sikreto ni Lola Magdalena upang maabot ang ganoong edad, kundi ang kanyang lakas ng loob at tapang na harapin ang buhay bilang isang ina at ama sa kanyang mga anak. Si Lola Magdalena ay hindi lamang ina ng kanyang walong mga anak, ngunit siya rin ay ina ng kanyang lahi na kanilang itinaguyod sa lupang kanilang nilinang at inalagaan. Sa tagal ng panahon na kanilang minahal at tinuring na tahanan ang Benito Soliven, hindi na sila mga dayo, hindi na lang mga migrante, sila ay mga pamilya na inubog ng lupa at ng panahon. Sila ay mga Bulinaw at sila ay mga Isabelenyo. Kung si Lola Magdalena ang tatanungin, hindi na ang tinubo ang lupa ang kanyang tunay na tahanan. Pero kung ang lupaing tinuturing niyang tahanan ay hindi siya lubos na kilala, saan nga ba ang kanyang uuwian? Ako po si Princess Rio El Chicano, 10 ng Panugutang Ang Tintig at ng Villaluz Integrated School. Maraming salamat po.